Astig Movie Recap here. Tunghaya natin ngayon ang comedy drama film na A Tale of Legendary Libido. Tara na at maaliw. Sa simula ng palabas, isang lasing na babae ang umiiyak sa isang rebulto dahil matagal na siyang hindi nadidiligan. Tinamaan niya ito sa mukha at natanggal ang ilong ng rebulto. Maya-maya, kumidlat ng malakas, ilang hubad na lalaki ang lumabas mula sa kagubatan at tinupad ang kanyang hiling na paligayahin siya ng buong gabi. Ilang taon ang lumipas, ikinwento ng Emperor ang istoryang ito sa kanyang tauhan. Simula noon, naging mahalagang bagay na ito sa kasaysayan. Pero hindi sinasadya, nahaplos niya ito ng malagkit, kung kaya nagising ang kapangyarihan nito. Maya-maya, sabay itinapon ang ilong sa labas sa takot na kung ano pang mangyari. Kalaunan, natagpuan ito ng isang babae. Maya-maya, sinugod ng mga hubad na lalaki ang taong bayan upang makipagromansa. Hindi nila pinalagpas, kahit ang mga walang kamalay malay na hayop. Nung humupa na ang lahat, nagsagawa ng ritual ang pari sa kakaibang ilong. Inilagay niya ito sa bote ng alak at ibinaon sa ilalim ng lupa. Napagkasunduan ng mga mamamayan na hindi na ito pag-usapan, at kalaunan ay tuluyan na itong nakalimutan. Lumipas ang panahon, magtungo tayo sa isang lugar na kung saan mga babae ang nagtatrabaho sa pamilya. Sila ang nagdedesisyon habang mga lalaki naman ang gumagawa ng gawaing bahay. Ang pangunahing responsibilidad ng lalaki ay ang paligayahin sa kama ang mga misis nila, gabi-gabi hanggang umaga. Dahil dito, laging pagod ang mga lalaki, kaya't hindi na nila kayang magtrabaho sa labas. Isang araw, isang grupo ng mga bandido mula sa ibang lugar ang kumakain sa isang restoran. Hinamon nila ng away si Bion, isang binata na tindero ng rice cake. Sa simula ay tahimik lang si Bion, at pilit na nagpipigil. Pero nang hindi na niya natiis, mag-isa niyang tinalo ang lahat ng kalaban niya. Sa di kalayuan, pinapanood pala siya ng grupo ng mga kababaihan, at nagkukwentuhan kung gaano kaya kalaki ang sandata ni Bion. Tinawanan lamang sila ng isang matanda. Aniya, ay walang ipagmamalaki si Bion, dahil jutes talaga siya. Dahil sila ay dakilang marites, nag-flashback sila kung paano nalaman ng matanda. Isang gabi, nagbebenta ng rice cake si Bion, nang may nakita siyang babae na naliligo. Tinawag ng babae si Bion, at sabay hinubaran, ngunit dito niya nakita, ang malabulate nitong Junjun. Nagtawanan ng mga marites, at dito na nagsimulang kumalat ang balita, tungkol kay Bion, na siya ay isang jutes. Hindi naman maitanggi ni Bion ang chismis na ito dahil alam niyan totoo ito. Sa sunod na eksena, ay ipinakilala ang nakatatandang kapatid ni Bion, na si Kang Mok. Di tulad ni Bion, sikat si Kang Mok bilang isang dax, na kayang paligayahin ang kahit sinong babae, ngunit mas pinipili nitong hindi gawin. Isang araw, nagpunta siya sa ilog upang maligo. Isang grupo ng kababaihan ang nanonood sa kanya. Matagal na nilang pinapantasya ang malaking sandata nito, at sinubukang akitin ito, pero walang umobra kay Kang Mok. Sumapit ang gabi, si Bion ay nagtungo sa isang restaurant upang mag-inom dahil sa sama ng loob. Isang lalaki ang hinipuan siya upang ma-check kung totoo ang chismis, dahilan upang mag-away ang dalawa. Agad na dumating si Kang Mok upang tulungan ang kanyang kapatid at iuwi ito sa bahay. Sa kanilang pag-uwi, nakita nila ang isang babaeng nagngangalang Dalgang na nagsasayaw sa tulay. Nahumali sila sa ganda nito, kaya nahulog sila sa tubig. Umalis na ang babae, pero patuloy pa rin itong gumugulo sa isipan ng dalawa. Habang pinapatuyo nila ang kanilang damit, naalala ni Kang Mok ang araw, kung kailan lumiit ang Junjun ni Bion, dahil sa kanyang pagkakamali. Tingid sa kaalaman ng karamihan, ipinanganak na normal ang Junjun ni Bion. Ngunit nung ito ay 19 anyos, nagliyab ang pantalon nito. Para maapula ang apoy, sinipa ni Kang Mok ng paulit-ulit sa may Junjun si Bion. Nailigtas nito ang buhay ni Bion, pero dahil dito ay hindi na siya magkakaanak. Simula ng insidenteng iyon ay nagbago na ang kanilang turingan. Ngunit kahit anong away nila, nananaig pa rin ang pagiging magkapatid nila. Sa sumunod na araw, narinig ni Bion ang usapan ng mga kalalakihan tungkol kay Dalgang. Kakalipat pa lang ni Dalgang sa kanilang lugar, ngunit sikat na agad ito sa mga tao. Balibalita na naliligo ito sa ilog, tuwing alas 8 ng gabi. Napagpasyahan ng grupo na panoorin siya nung araw na iyon. Sumama si Bion, ngunit pinagtawanan siya, dahil kahit anong noon niya sa mga babae ay hanggang dun lamang ang kaya niya. Maya-maya pa,
Dumating na si Dalgang, at lahat sila ay nahumaling sa ganda nito. Aksidenteng naligaw ang kanyang sapatos sa tubig, kaya't nagunahan ang mga lalaki sa pagkuha nito. Ngunit si Dalgang pa din ang nakakuha nito sabay alis. Sunod na araw, nagising si Dalgang na may sorpresa naghihintay sa kanya, sa labas ng bahay niya. Agad niya itong nilantakan at nagpasalamat. Kinagabihan, naabutan niya si Bio na naglalagay ng kaparehong kahon na may bulaklak sa harap ng bahay niya. Nagpas siyang maligo ng maaga si Dalgang, at nakita siya ng mga uhaw na kalalakihan. Hindi nila maalis ang tingin sa dalaga, nang biglang dumating ang kanilang mga asawa. Sa halip na kausapin ang kanila mga asawa, sinugod ng mga misis si Dalgang, at inakusahan ng pang-aakit sa kanila mga asawa. Sa di kalayuan, naroon si Kang Mok, kung kaya't iniligtas niya ang dalaga sa kamay ng mga baliw. Nang kumalma na ang sitwasyon, naging magkaibigan silang dalawa at nagkwentuhan. Kinagabihan, sinabihan ni Kang Mok ang kanyang kapatid na maghanda para sa magaganap na kasalan, dahil natagpuan na ni Kang Mok ang kanyang mapapangasawa. Walang iba kundi si Dalgang. Dahil sa bigo sa pag-ibig, umalis si Bion. Nagpunta siya sa may tulay upang mag-isip-isip. Sa di kalayuan, nandoon ang isang pari at kanang kamay nito na nabihag sa isang patibong para sa mga hayop. Ilang oras na silang nandoon at nangangailangan ng tulong. Narinig sila ni Bion at agad silang tinulungan. Nalaman ng pari ang problema ni Bion at nagsabing kayang niyang gawin normal ang Junjun nito at maging pantasya ng mga kababaihan. Sinabihan niya si Bion na tumikim ng isang beses mula sa alak na matagal nang nakabaon sa lupa na naglalaman ng mahiwagang ilong. Ipinaliwanag ng pari ang mangyayari kapag mas madami sa isang tikim ang kanyang ininom, pero di nakinig si Bion. Hinukay ni Bion ang alak sa lupa, at nilaklak ang lahat ng laman nito hanggang siya ay mawalan ng malay sa kalasingan. Paggising niya, kahit ang mga insekto at kabute ay naglaalaway sa kanyang Junjun. Sa kanyang pag-uwi, nalaman niya na lahat ng kalalakihan ay ipinadala sa digmaan. Dahil dito, siya lamang ang tanging lalaki na naiwan sa kanila lugar. Dahil wala si Kang Mok, si Bion ang naiwan upang mag-asikaso sa kanilang bahay, kabuhayan, at higit sa lahat, kay Dalgang. Pagsapit ng gabi, ipinagluto ni Bion si Dalgang, ngunit aksidenteng niya itong nakita na natutulog na parabang nang aakit. Dahil sa bagong gawa niyang Junjun, hirap itong kontrolin ang kanyang pagnanasa. Para maalis ang init ng kanyang katawan, nagsibak siya ng kahoy buong magdamag, at inubos ang tubig sa palaisdaan. Nang makaramdam na ito na pag-ihi, dito niya malalaman na ang Junjun niya ay parang tubo ng bumbero. Samantala, ang prinsesa at kanyang mga kawal ay naglalakbay sa may kagubatan. Nagkagulo ang lahat ng kumalat ang malaking apoy sa may kagubatan. Ngunit agad silang nailigtas ni Bion nang ihian niya ang buong kagubatan. Hindi lang yon, minsan na din siyang umihi na umabot sa araw, at napatid ng bahagya ang sinag nito. Samantala, ang mga kababaihan sa Nayon ay nalulungkot, dahil sa mga gabing wala ang kanila mga asawa. Kung kaya nung nabalitaan nila ang tungkol kay Bion, lahat sila ay na-excite. Isang babae ang nakakita sa ginawang ito ni Bion, at sabay inihalin tulad ito sa taba ng isda. Ngunit sabi ng mga kababaihan ay maniniwala lamang sila kung sila mismo ang makakakita dito. Kinagabihan, nag-espiya ang mga ito sa labas ng bahay ni Bion. Nakita nila ito na parabang naglalaro pero hindi gumagamit ng kamay o paa. At nahumarap siya, dito nila nakumpirma na totoo ang balita tungkol kay Bion na isa na siyang dakila. Sa sunod na pagtitinda ni Bion ng rice cake, nakita siya ng mga kababaihan, kaya inakit siya. Ang iba ay marahan lang, at ang iba naman ay lantaran ng pagpapakita ng melon. Ngunit hindi nagpaakit si Bion. Isang gabi, hindi na nakatiis ang isang babae, at pumasok sa bahay nito, at determinadong matikman ang tubo ni Bion. Naramdaman ito ni Bion ngunit aniya hindi niya kakayanin ang sandata niya. Natawa lamang ang babae, sabi niya, mas marami pa ang natikman niyang lalaki, kesa sa mga buhok ni Bion sa ulo. Kung kaya't tinanggap ni Bion ang hamon ng babae at niyanig ang mundo nito. Sa sobrang ingay nila ay narinig ito ng buong bayan. Ilang minuto pa, ay dinumog ng mga kababaihan ang bahay ni Bion. Nang matapos siya sa babae, dumugo ang ilong nito. Proud siya, at sinabing, aabutin ng 10 araw bago siya makalakad ng maayos. Isa-isang pinaligaya ni Bion ang lahat ng kababaihan sa buong bayan, pero hindi siya naubusan ng lakas.
Sana all, walang pinalagpas si Byun kahit dalaga o matanda. Lahat ay pinatikim niya ng langit. Bago sumapit ang umaga, ay natikman na niya lahat ang taga-Nayon, maliban na lamang kay Dalgang. Sa sumunod na eksena, sinabi ng prinsesa sa Emperor ang tungkol sa lalaking may napakahabang batuta, na taga-Nayon. Ipinakidnap ng Emperor si Byun, papuntang palasyo. Binigyan ng Emperor ng pagkakataon si Byun, na pabalikin ang kanyang kapatid mula sa giyera. Ang kailangan lamang nitong gawin ay sumali sa kompetisyon ng pagbuhat at manalo. Ngunit hindi pwedeng gumamit ng kamay para magbuhat. Tinanggap ni Byun ang hamon laban sa defending champion. Sa simula ay nahirapan siya, dahil malambot pa si Junjun. Napansin ito ng prinsesa, kaya inakit niya ito gamit ang saging, upang gisingin si Junjun. Dahil dito, nagawang buhati ni Byun ang mga weights gamit ang kanyang sandata. At bilang gantimpala, inutusan ng Emperor ang kanyang mga kawal, na ibalik na si Kang Mok mula sa giyera. Ngunit hindi nila ito nakita dahil baka patay na ito. Nadepress si Byun, dahil sa pagkawala ng kanyang kapatid, kung kaya't ayaw makipag-usap nito kahit kanino, dahilan para mauhaw muli ang mga babae sa Nayon. Sinubukan nilang akitin si Byun pero walang umubra. Samantala, tinamaan ng malalang tagtuyot ang buong Nayon. Dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig, nagkasakit si Dalgang. Makalipas ang isang linggong paglaban sa sakit, nasa bingit na ng kamatayan si Dalgang. Walang doktor ang makapagpagaling sa kanya. Tumawag si Byun ng isang monghe. Iminungkahi nito na upang mailigtas si Dalgang, kailangan itong madiligan. Dahil patay na si Kang Mok, inisip ni Byun na responsibilidad niyang diligan si Dalgang. Ilang oras na pinag-isipan ni Byun ang gagawin na ito. Nang matapos ang pagdilig sa tuyot na bulaklak, bumalik ang sigla ni Dalgang. Samantala, nag-aalala na ang pari at emperor sa nangyayaring pagkamatay ng mga tao, dahil sa gutom, dala ng tagtuyot. Sinabi ng pari na, hindi masaya ang banal na oso na nakatira sa kagubatan dahil sa mga tao. Kung kaya't sinumpa niya ang Nayon, na magkaroon ng tagtuyot bilang parusa. Upang mapaligaya ang banal na oso, kailangang mag-alay ng buhay dito. Sa Nayon, lahat ng kababaihan ay sumama ang pakiramdam, pati na din si Dalgang. Nalaman nila na nabuntis silang lahat ni Byun. Samantala, nakabalik na ang kanilang mga mister mula sa giyera, pero walang nagsabi sa kanila tungkol sa mga nangyari. Ilang araw ang lumipas, hindi na makontento ang mga kababaihan sa kanilang mga asawa pagdating sa kama. Isang araw, bumalik si Kang Mok galing sa giyera na kung saan siya naputulan ng paa. Nadiskubre na din ng mga kalalakihan na nabuntis ni Byun ang kanilang mga asawa. Dahil dito, wala nang mukhang ihaharap si Byun sa mga tao, kaya nagpasya siyang isakripisyo ang sarili niya sa banal na oso. Ikinalungkot ito ng mga kababaihan, dahil sayang naman daw ang Junjun ni Byun. Pumasok si Byun sa kuweba, kung saan nakatira ang banal na oso. Ilang oras ang lumipas, pero walang dumating na ulan. Inakala ng lahat na hindi nagtagumpay si Byun, at nasayang lang ang sakripisyo nito. Maya-maya pa, nagsimula ng paligayahin at diligan ni Byun ang banal na oso. Gumana ang ginawang ito ni Byun, kaya umulan ng malakas. Ilang taon ang lumipas, ang alamat ng legendary libido ay kumalat sa buong bansa. Lumaki na ang mga anak ni Byun, at minana nila ang malabumberong kakayahan ni Byun. Bago natin tapusin ang palabas, shoutout sa mga magaganda at sexy na viewers, pati na din sa mga ducks at jutes. Comment mo na din sa baba, kung saan ang pinaka hindi mo makakalimutan na karanasan sa pakikipagromansa. Tingnan natin sino ang may pinaka-astig na kwento sa ating mga viewers. Sa mga huling eksena, ikinwento ng prinsesa sa kanyang mga kaibigan na nasa bangka, ang panahon kung paano niya nakilala ang dakilang alamat. Ang hindi nila alam, ang lalaking nagpapatakbo ng bangka, ay walang iba kundi, si Byun mismo. Nagustuhan mo ba ang movie na ito? Kung oo, i-like mo ang video na ito at mag-subscribe ka na sa ating channel, for more videos like this. See you sa susunod na video ulit, mga kaastig. Salamat!